Hey, what's up mga ka-rides? Welcome back to the channel. So, for today's vlog, ayan, baling tuturo ko sa inyo kung paano gamitin ang isang torque wrench. Okay? So, start na natin yan. In 3, 2, 1, psh! So, yan mga ka-rides. So, isa tong torque wrench. Balang tanong, saan nga ba ginagamit ang torque wrench? Okay? So, itong torque wrench na to, ginagamit to sa pagpapaigpit ng nuts, bolts, or screws. So, lahat ng pwede nyong paigpitan na kailangan ng specific na higpit. So, dun papasok ang ating proper tool na torque wrench. Okay? So, ito yung torque wrench ko, isa siyang Plyman na 1/2 drive, tapos 24 teeth yung kanyang spline, tapos ayan, from vanadium, tapos ang ranges ng torque nito ay 28 to 210 newton meter. Then outside from the box, meron tayong extension bar, tapos tatlong socket wrench na 17, 19, and 21 millimeter. So ito, nandyan sa description box yung ating link. So kung gusto nyo bumili nito, ito ay powered by Tools PH. So quality tools na torque wrench. Okay? So buksan natin. Ayan. So dito pa lang, sa kanyang box. Ayan, zoom natin. Meron tayong conversion tables dito. From foot pound to meter, kilogram, or to newton meter. So makikita niyan, meron din 1 meter per kilogram is equal to yan, foot pound is equal to newton meter, 1 newton meter is equal to ayan, tapos ito. Okay, so kayo na bahala mag-convert dyan, pero dito sa atin kasi, dito sa Pinas, ang laging ginagamit or kadalasan na ginagamit ay yung newton meter or foot pound. Okay? So, ito yung wrench natin. Torque wrench natin. Tanggalin ko lang sa supot. So, isa tong Plyman na USA. Ayan. Tapos, dito sa kanyang handle. So, ito yung range ng ating torque wrench. So, ito sa kabila, newton meter to. Ayan. Tapos dito sa kabila, ito yung meter per kilogram. Ayan, or centimeter per kps. Ayan. So, ang gagamitin natin ngayon, dito tayo magbe-base sa newton meter. So, as is stock, andito yung 28 na pinakamababa, tapos na higpit, tapos ang pinakamigpit niya kaya is hanggang 210 newton meter. Okay? So, sa kanyang looks, ayan, maganda kasi may grip. Tapos, ayan, stainless plating. Tapos, dito may grip din yung kanyang lock and unlock knob. Ito. Okay. Tapos, ito, pagpapigpit mo, meron din siyang, ewan ko kung anong size yung socket nito. Pero maganda. Ayan. So, pag gagamitin natin to, i-unlock nyo lang, which is, ayan, counterclockwise dito. Ayan. Tapos, pwede nyong i-select kung ano yung gusto nyong igpit sa inyong mga bolts. Okay? So, ayan, na-discuss ko na itong torque wrench natin. Ngayon, susubukan natin to sa mga bolts and nuts na meron ako rito. Okay? So, ayan mga ka-rides. Ito yung sample natin na tornilyo or bolt. Ayan. So, itong bolt kasi na to, alam ko ning specific na higpit niya, which is 80 newton meter. Pero sa mga baguhan dyan, kailangan nyong tignan yung service manual nyo or magtanong kayo sa inyong mga mekaniko. So, mamaya magpapakita ko ng sample nun, yung mga nakalagay yung specific higpit ng stud, tornilyo, okay, ganyan. So, dito tayo. Ito nga, alam ko ng 80 newton meter yung higpit nito. Ngayon, isiset na natin dito sa ating torque wrench. So, ayan, naka
wala pang specific na higpit dito. Ngayon, pipitin lang natin to, pero bago yon dapat loosen yung knob nyo rito. Ayan, nakaloosen na siya. Ayan, yun yung pigpit, ito yung pa-loose. So, dito naman tayo. Ayan, pitin nyo lang. Punta muna tayo dito sa may 70. Ayan, kung napapansin nyo, 70. Doon muna tayo. Ayan. Okay. Nakatapat yung 0. Ayan, dito sa guhit na to, na yun yung Newton meter natin, 70. So, from 70, magdadagdag tayo ng 10. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan. So, nakatapat na yung 10 sa guhit. Matik ng pang 80 Newton meter to. Then, ang gagalawin nyo, ito, ilalock nyo na yan. Okay, ayan. Para hindi magbago yung sinet nyong higpit. Okay? So, from that, lagay na natin yung socket wrench natin. Ayan, nakalagay na. So, kung pwede, wag na wag kayong gagamit ng mga extension bar para mas accurate yung reading ng torque wrench. Okay? So, dito, ayan. Ngayon, ito yung initial na higpit nito. Ngayon, isiset natin siya ng 80 Newton meter. Okay? Pitin ko. Ayan. So, may unang click. It means na reach natin yung 80 Newton meter, pero ang gagawin natin, isa pang click. Okay? Ayan. Para secured na 80 Newton meter yung sinet natin. Okay? So, dito, napapansin nyo, gumalaw. Ayan. So, may mga tendency kasi na lumuluwag yung mga bolt or nuts natin. Kaya, ito ngayon yung bago nating reference nyan. So, ito, set na to. Dito naman tayo sa kabila. Check natin. Ayan. Okay. Ayan. 1, 2. Yan na yung 80 Newton meter na higpit nito. Okay? So, ang tanong naman, ito is next na topic tayo. Paano pag hindi mo alam yung isiset mong higpit sa mga bolts or nuts? Okay? So, yan yung susunod natin. Okay, mga rides. So, dito naman tayo sa dalawang tornilyo na to. Bali dito, ituturo ko sa inyo kung paano nyo pwedeng pag-aralan pa yung mga torque wrench nyo. Okay? So dito, itong dalawang tornilyo na to, properly tightened to. Ngayon, gagawin natin, isiset ko itong isa na hindi siya properly tightened. So luluwagan ko. Ayan. Okay? Ngayon, ito na lang yung properly tightened. Siyempre, ang goal natin, so, since nandito to, fork siya, tornilyo ng fork, dapat parehas yung higpit ng dalawang tornilyo. So, ito, susukatin natin kung gaano higpit to para maset din natin dito sa kabila. Okay. So, ito, lagyan lang natin ng markings. Ayan. Ayan, so, lata naman siguro yung markings. Okay. Tapos lagay natin itong 14mm natin. So dito, set na natin siya. So una, unlock nyo itong knob na to sa baba. Ayan. Maluwag na. Ngayon dito, pwede nating iset ka agad sa 45 to 65 yung mga ganitong klase ng tornilyo. So set ko muna siya sa 45. Okay. So, ito yung 0. Nakatapat siya sa 42. Magdadagdag tayo ng 3. 1, 2, 3. 45. Tapos lock natin. Okay. So, dito. Lagay natin. Tapos,
pihitin natin. Ayan. Kung napansin nyo or narinig nyo, agad-agad siyang nag-click nang hindi man lang gumagalaw yung nut natin dito. Okay? So, magdadagdag pa tayo ng 5 Newton meter. So, ito, 45 na yan. 46, 47, 48, 39, 50. Tapos lock natin. Testing ulit. Ayan. So, ganun pa rin. Ayan. So, ganun lang ang procedure. So, ito 50 na yan. Dagdag tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. 55. Okay. Check natin kung gagalaw na sa 55. Ayan, tumunog pa rin. So, lagay natin sa 60. 56. 7. 8. 9. 60. Tapos, lock natin. Ayan, check natin dito. Ayan. Tumunog pa rin, pero mas malakas na yung tunog. It means malapit na nating makuha yung proper na higpit nito. Okay, unlock natin. So 60 tayo. Try natin magdagdag ng sige, 5 pa rin. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. 65 Newton meter. Lock. Tapos try natin. Okay. Ayan. Ayan. Napansin nyo? Medyo gumalaw na yung nut dito. So it means, itong bolt na to, nasa 65 Newton meter siya. Okay. So alam na natin to, yun naman ang isiset natin dito sa bolt na to. Okay. Ayan. Napapansin nyo? Oh. Ayan. Wala pa. Ayan, medyo mahigpit na. Ayan. 1, 2. So, properly tightened na rin tong bolt na parehas. Okay? So, ano ba kagandahan nun? Siyempre, una, iwas disgrasya. Pangalawa, iwas na mag-loose to, matanggal. Tapos yun, it leads to accident pa rin. Kaya dapat talaga properly tightened yung mga bolts or nuts nyo. Okay? So, itong next na video natin, papakita ko sa inyo. Doon naman tayo sa sasakyan. Okay, so last part tayo. Dito naman tayo sa mga studs ng sasakyan. Okay? So, dito, ito na yung sinasabi ko na pwede kayong mag-refer sa inyong mga service manual. Okay? So, ito pang 15-inch na tires. Tapos, ito yung wheel nut torque nya 152 Newton meter. Okay. So ito, titignan natin kung anong size yung mugs natin. So ito siya, dito mo makikita. Ayan, kung nababasa nyo, 265 by 65 R 17. So yun yung mug size natin, yung rim 17. So 17 inches to. Ngayon, titignan natin kung ilang Newton meter ang pang rim 17. So ito 15 sa likod, ayan. 16 inches na type A, tsaka ito may 16 inches din na type B. Okay? So ito na yung 17 inches type A. Ano ba ang type A? So yun yung tire size niya, 225 by 70 R17. So hindi yun yung specification. Ayan, 265 by 65 R17. So dito tayo sa type B. Ayan, 17 inches na 265 by 65 R17. So ang wheel nut torque natin is 105
Newton meter. Okay? So ito ngayon yung seset natin sa torque wrench natin. Okay? Ayan, okay na, nakita nyo. Screenshot nyo na lang. Tapos ito yung torque wrench natin. So syempre, ilusin natin muna yung knob sa baba. Tapos set natin sa 105. Okay. Doon muna tayo sa may 98. Ayan. So ito naka 98 na siya. Zoom natin. Ayan, nakatapat na yung 0. Tapos 98 yun. Tapos magdagdag tayo ng 7. Okay. 99. 100. 101, 102, 103, 104, tapos last 105 Newton meter na to. Tapos ilock na natin yung knob dito sa baba. Okay? Tapos ito. Criss-cross na lang yung pagpapigpit natin. Ayan. Lagay nyo lang, tapos pihitin na natin. Pataas. Or clockwise. 1, 2. Dito tayo. 1, 2. One, two. Last. 1, 2. Ayan. So, ibig sabihin, itong studs natin dito, properly tightened pa. Tapos, ito mapapansin nyo, yung mga click sound na narinig nyo rito, pantay-pantay yung lakas. So, kasi, naka-properly tightened siya na 105 Newton meter. Ganun yung maririnig nyong click sound. Pare-parehas. Okay? So, ngayon, itong last part ng video natin, magbibigay lang ako sa inyo ng tips para mapatagal yung buhay ng torque wrench nyo. Okay? So, una, syempre, tanggalin natin itong mga nakalagay. Extension bar, tsaka mga sockets. Ayan. Okay. 21. So, goods na yan. Tapos dito, kasi kanina nakaset tayo ng 105, ngayon, kailangan naka-at-rest na kasi nga hindi na natin siya gagamitin. Okay. Paano ko sineset yung at-rest? Ganito lang. Ayan. So, mapapansin nyo, medyo loose na. Ilalagay ko lang sa zero para may konting kain yung thread, tapos linalak ko na yung knob niya. Ayan. Tapos last part, ayan, syempre, ginamit natin, pwedeng malangisan, punasan nyo na ng malinis na basahan. Ayan. Syempre, ganun din tong mga sockets natin at extension bar. Ayan. Tapos, since meron pa sa akin yung supot, lalagay ko pa rin. Ayan. Okay. Tapos, ito ang pinakamalaga. Once na may torque wrench kayo, wag na wag nyong hayaang mabagsak. Kasi, ang mga torque wrench, meron siyang accuracy rate. So, itong sa atin, ang accuracy rate niya is positive and negative 4%. So, ano ibig sabihin nun? Kunwari, nag-set tayo ng 100 Newton meter. So, pwede siyang maging 104 Newton meter or 96 Newton meter. Yun yung pwede nyong maging set na higpit sa mga nuts and bolts nyo. Kaya lagi natin ginagawa din na twice tayong nag-click-click sa higpit. Ayan. Okay? So yun lang. Hanggang dyan na lang tayo mga ka-rides. Siyempre, pag nagustuhan nyo yung video na to, pag may natutunan kayo, pa-like naman, pa-share, pa-subscribe, siyempre pa-follow ng ating Facebook page at iba pang social media accounts.
Okay, mga ka-rides, hanggang dito lang tayo. At dadako na tayo sa mga shoutout. Peace.